Ama Mirna. Ayan, si Ama Mirna po, ating isinalin po. Ayan, good morning. Si Ama Mirna, muling bumabalik para magbigay ng konting reaksyon. Aking bibigyan ng reaksyon ngayon ay tungkol kay Bunso. Sino ba si Bunso? Wala iba kundi si Reyna. Kaya siyang Bunso dahil siyang pinakabata sa Kalingap Angels. Pinakabata pero pinakamatangkad. Pinakamaganda rin. Mm-hmm. Okay, magbibigay ako ng konting reaksyon lang sa kanya dahil si Reyna nga ay kasali sa United Nations. Nag-aaral na si Reyna, di ba? Dahil ngayon ay panahon o dahil ngayon ay month ng United Nations, may activity sila sa school kaya kasali si Reyna. Lahat naman ng mga estudyante kasama yan. At si Reyna nga ay may costume, ayan, Egyptian ang kanyang costume. Ang aking masasabi lang dito ano, sa pag-prepare ni Reyna sa kanyang pagbibihis, paghahanda para magsuot ng costume at pupunta na sa school, ay yung tungkol sa pagiging kalmado niya. Habang inaayusan si Reyna, naku, napakatahimik niya, napakakalmado niya, hindi siya naiinip, parang gustong-gusto niyang inaayusan siya. Yun nga, minikapan siya. Talaga nga naman, sanay na si Reyna na siya inaayusan, na siya kinakalikot yung kanyang mukha, di ba? Hindi siya sinusumpong o hindi siya malikot, kundi napansin ko lang dito kay Reyna ay napakakalmado niya pag siya inaayusan. Ilang minutes din yan ha, yung pag-aayos sa kanya. Pero dahil si Reyna nga, nabanggit niya ni Rhoda Mix Vlog noon na talagang gustong-gusto niya mag-aral. Determinado siya talaga sa kanyang pag-aaral at gustong-gusto niya yung kanyang ginagawa, yung kanyang pagpasok sa paaralan. Ilang taon din kasi si Reyna, di ba, na natigil? Pero ngayon, pinagpapatuloy na yung kanyang pag-aaral. Kaya, nalilibang siya ngayon. Hindi siya yung palagi nasa bahay na lang, nagkagaya ng dati, nung nandun siya sa bahay nila, nung kasama pa niya ang lolo niya. Boring ang buhay niya doon dahil tulog, kain, upo doon sa terrace, tapos tulog ulit, kain. Ganyan lang yung routine niya sa pang-araw-araw niya. Pero ngayon, nalilibang na nga si Reyna dahil pumupunta siya sa school. At tuwa-tuwa naman siya, nag-i-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Hatid sundo, tapos palagi nasa labas, o diba, sino ba namang hindi matutuwa niyan? Palaging kain sa labas, o diba, may kasama pang pasyal. Kaya si Reyna, sa piling ni Ate Rhoda Mix Vlog, ay talagang natutuwa siya o talagang tinatamasa niya ng husto yung pagiging kabataan niya. Dahil nagagawa niya yung gusto niya dyan kay Ate Rhoda. Bilang isang teenager, siyempre lumalabas, namamasyal, kumakain sa labas. Yan ang mga nararanasan ng teenagers ngayon. Kaya si Reyna, hindi siya boring dyan sa tabi ni Ate Rhoda Mix Vlog. At dito ka sa kanyang pag-aaral, ay determinado nga siya sa kanyang pag-aaral. Ngayon, kasama siya sa United Nations, talagang pinatahian pa siya ng costume. Hindi sila nag-rent kasi pag mag-rent sila, napakamahal ang renta. Tapos hindi pa fit sa iyo yung hihiramin mong costume. May nag-sponsor para sa kanyang costume, kaya yun, nagpatay siya Ate Rhoda. Egypt ang daladala niya ang bansa. Kaya makita mo dito kay Reyna, napakaganda niya. Yung mukha niya ay parang Egyptian talaga. Bagay na bagay sa kanya, maayusan man siya o hindi, maganda talaga si Reyna. Ayan nga ngayon, si Reyna, sa buhay niya, hindi siya boring ngayon sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kundi nag-i-enjoy siya kung anong ginagawa niya, anong ginagawa nila ni Ate Rhoda, talaga magkasundo sila. Sumusunod siya kung nandun siya sa school, kanta, kumakanta rin siya, sayaw, sumasayaw siya. Yan. At naintindihan naman siya ng mga kaklase niya, yung kalagayan niya, alam naman nila kaya naiintindihan nila kung ano si Reyna talaga. Okay, yan lamang po aking masasabi sa ngayon. Salamat muli sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye!